Gagawin ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, Greg. Tulungan mo lang ang anak natin, parang awa mo na. Get inside the car. Pupuntahan natin ang anak natin ngayon din. You don't need to beg me to save my child. Dahil kahit hindi ka magmakaawa, gagawin ko pa rin yun. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Manang, akin na po yung cake. Sigaw ni Monica matapos nga niyang maiayos ang inihandang pagkain sa lamesa. Isang selebrasyon kasi ang ipagdidiwang ni Monica kasama ang kanyang nobyong si Greg. Ngayon kasi ang araw ng kanilang third anniversary bilang magkasintahan. Doble rin ang naging selebrasyon nila dahil ngayon din ang araw na sosorpresahin ni Monica ang nobyo sa pagbubuntis nito. Eto na po, Ma'am Monica! Nakangiti naman na kinuha ni Monica ang cake na ginawa pa niya at maingat itong inilapag sa lamesa. Hindi naman nagtagal ay nakarinig na sila ng ugong ng mga sasakyan. Senyales na dumating na si Greg galing sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Masayang sinalubong ng yakap at halik ni Monica ang binata nang makapasok ito sa bahay nila. Ngunit agad din siyang napangiwi nang maamoy ang matapang na alak sa bibig ng kanyang nobyo. Hindi na lamang ito pinansin ni Monica dahil mas importante ang araw na ito sa kanila ngayon. Happy anniversary, mahal! Malawak ang iting sambit ni Monica matapos humiwalay sa binata. Halika, tingnan mo yung hinanda kong pagkain. May sorpresa din ako sa'yo maya-maya. Kinikilig nitong saad. Ngunit isang malamig lang na tingin ang ibinabato ni Greg sa kasintahan. Walang kahit na anumang emosyon ang mababakas sa mukha ng lalaki habang nakatitig lang ito kay Monica at hindi umaalis sa kinatatayuan niya kanina pa. May problema ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Nag-aalalang tanong niya sa nobyo at hinaplos-haplos pa niya ng marahan ng kamay nito. Malakas namang itinabig ni Greg ang kamay ng dalaga na nakahawak sa kanya. Napaatras sa gulat si Monica dahil sa lakas ng pagkakatabig ni Greg sa kamay niya. Masarap bang may kahalikang ibang lalaki maliban sa akin? Malamig ang tono na pananalitang tanong ni Greg sa kanya. Hindi naman agad nakapagsalita si Monica dahil hindi niya alam kung anong ibig na gustong iparating ng binata sa kanya. Pilit na lamang nangumiti si Monica upang maiwasan ang tensyon na unti-unti nang namumuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, mahal. Magpahinga ka na nga lang muna kaya dahil mukhang lasing ka na. Bukas na lang siguro tayo mag-celebrate kapag okay ka na. May halong lungkot sa boses na sambit ni Monica. Nanghihinayang kasi siya dahil buong araw niyang pinaghandaan ang araw na to at pinaghirapan pa niyang lutuin ang lahat ng paborito nilang pagkain. Hindi, mag-usap tayo, Monica. Paano mo ako nagawang lokohin? Pasigaw na tanong ni Greg nang mahawakan niya ng mahigpit ang magkabilang braso ng dalaga. Napadaing naman sa sakit si Monica dahil sa pagkakahawak ni Greg sa kanya. Ano bang problema? Bitawan mo nga ako, Greg. Nasasaktan na ako sa hawak mo. Daing niya at sapilitang tinatanggal ang kamay ni Greg sa braso niya. Marahas naman siyang binitawan ni Greg at kinuha ang cellphone niya bago may ipinakitang litrato kay Monica. Saglit na natigilan si Monica nang makita sa litrato ang sarili niya na may kahalikang lalaki sa ibang bar. Bumuntong hininga siya nang maalala ang nangyari sa kanya at ng kanyang kababatang kaibigan na lalaki sa bar nitong mga nakaraang linggo. Lasing kasi siyang tinawagan ni James at sinabing nakikipaghiwalay ang nobya nito sa kanya, kaya siya nagpakalasing. Agad naman itong pinuntahan ni Monica upang iuwi sa bahay nila dahil baka magwala pa ito sa bar at magkagulo pa. Ngunit bigla siyang hinalikan ni James na kanya namang ikinagulat ng husto. Napagkamalan kasi siya ng lalaki na nobya nitong nang iwan sa kanya. Agad namang naitulak ni Monica ang kaibigan dahil sa pagkakabigla, pero hindi niya alam na nalitratuhan na pala siya. Greg, hindi ako nagloko. Paninimulang pagpapaliwanag ni Monica, pero agad ding itong pinutol ng binata sa kadahilan ng ayaw niyang pakinggan kung anumang paliwanag ng nobya.
Napakasinungaling mo, Monica. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita, higit pa sa buhay ko. Pero nagawa mo pa rin mga liwa? Bakit? Hindi ka pa nakukontento sa akin kaya naghanap ka ng ibang lalaking pwede mong perahan? Matigas na wika ni Greg. Dahil sa sinabing iyon ni Greg, ay malakas siyang nasampal ni Monica. Nangingilid na ngayon ang mga luha ng dalaga na tiningnan ang nanggagalaiting nobyo. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Ganyan ba ang pagpapakilala mo sa akin, ha, Greg? Sa tingin mo ba, pera lang ang habol ko sa'yo? Oo, mahirap lang kami ng pamilya ko. Pero kahit kailan, hindi ko pinagnanasaan ang kayamanan mo. Minahal kita dahil mahal kita. Huwag mo naman akong saktan ng ganito, Greg. Ayusin naman natin to nang hindi sinasaktan ng isa't isa. Kusa nang bumuhos ang masasaganang luha ni Monica. Masakit para sa kanya ang mga salitang iyon na lumabas pa talaga sa sariling bibig ng taong minamahal at pinagkakatiwalaan niya. Naninikip ang kanyang dibdib na halos hindi siya makahinga habang bumubuhos pa rin ang kanyang mga luhang tiningnan ang malamig na mata ng nobyo. Hindi na ito katulad ng dati na puno ng pagmamahal at saya. Hindi alam ni Monica kung bakit sa isang iglap lang ay nagkaganito na silang dalawa ni Greg. Masaya pa naman sila kahapon, nagbibiruan at naglalambingan pa sila habang pinag-uusapan ang magiging kasal nila. Bakit sa isang pitik lang ay sinasaktan na siya ng lalaking akala niya noon ay kilala siya ng lubusan? I wanna have a breakup with you, Monica. Ayoko nang ituloy ang ganitong buhay. Humihikbing, umiiling-iling si Monica kay Greg bilang pagtutol. Ayaw niyang hiwalayan siya ni Greg dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Hindi pa niya naipapaliwanag sa lalaki ang panig niya. Paano na lang ang magiging anak nila? Paano niya ito bubuhayin na mag-isa? Ayaw niyang matulad sa kanyang-kanyang anak na walang kinalakihang ama. Hindi, Greg. Please. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Huwag mo munang sabihin sa akin yan, please. Buntis ako, Greg. Ayokong bigyan ng hindi kumpletong pamilya ang anak natin. Nagmamakaawang pakiusap ni Monica sa kasintahan na parang anumang oras ay luluhod na siya sa lalaki para lang hindi siya iwanan nito. Hindi pa rin tumitigil sa pagbuhos ang mga luha ni Monica. Mas lalong nanikip ang kanyang dibdib sa pagkakataong ito. Pang-iinsultong ngiti naman ang namuo sa labi ni Greg nang marinig ang sinabi ni Monica na buntis ito. Halata namang hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Matigas at puno ng galit na sambit ni Greg na mas lalong ikinasakit ng damdamin ni Monica. Mahina siyang itinulak ni Greg palayo sa kanya. Pero dahil nga nanghihina ang mga paa ni Monica, dahil sa pinaghalong emosyong bumabalot sa puso niya ay hindi sinasadyang natumba siya sa sahig. Nabigla rin si Greg dahil sa pagkakatumba ni Monica. Akmang tutulungan niya sana ito pero naalala niya ang litratong ipinakita sa kanya ng kanyang kaibigan. Kaya mas minabuti na lamang niyang tingnan na lamang si Monica ng malamig. Sumasakit naman ang balakang na tinulungan ni Monica ang sarili upang makatayo ngunit sa pagtayo niya ay siya namang mabilis na pag-agos ng sariwang dugo sa kanyang kaliwang paa. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang kanyang puson habang sumasakit ito. Aray! Yung baby ko! Yung anak natin, Greg! Umiiyak na sambit ni Monica sa nobyo na ngayon ay halatang nagulat at hindi alam ang gagawin. Puno ng takot at kaba ang mukha ni Monica. Ayaw niyang mawalay ng maaga sa kanya ang pinapangarap niyang anak. Mabilis namang kinarga ni Greg ang kasintahan at dinala agad ito sa malapit na hospital. Hindi maiwasang baluti ng kaba at takot din si Greg dahil baka nga may mangyari sa batang dinadala ng kasintahan niya. Sinisisi niya ngayon ang sarili dahil naitulak niya si Monica at nagpadala siya sa kanyang galit. I'm so sorry for your loss. Sinubukan na namin ang lahat pero sadyang mahina talaga ang pagkakakapit ng bata sa ina. Parang tumigil ang mundo ni Greg
nang lumabas ang doktor mula sa emergency room at sabihin iyon sa kanya. Kusa namang tumulo ang kanina pang nagbabadyang luha sa mga mata niya. Hindi siya makapagsalita habang sumisikip ang kanyang dibdib sa sakit. Labis ang kanyang pagsisisi sa ginawa niya kay Monica. Gusto niyang puntahan ang nobya pero natatakot siya na baka magwala ito at baka mas lumala pa ang kondisyon ng dalaga. Alam niyang sisisihin lang siya nito dahil sa pagkawala ng anak nila. Kaya ang tanging nagawa na lamang ni Greg ay pasikretong sinilip si Monica at hindi ito nagpapakita. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na nga ng hospital si Monica at doon na rin nagsimulang hindi na magtagpo muli ang landas na ngayon ay dati nang magkasintahang sina Greg at Monica. Dahil sa nangyari ay tuluyan na ngang naputulang ugnayan at pagmamahala ng dalawa. Lumayo si Monica at ganun din si Greg sa isa't isa. Bumalik si Monica sa baryo nila kasama ang kanyang ina na siyang nag-alaga sa kanya sa hospital. Malayo ito kay Greg at malayo sa lahat ng problema. Dito na nga namuhay ng tahimik ang dalaga kasama ang ina at ang ipinagbubuntis niya pa ring anak nila ni Greg. Hindi nakunan si Monica. Pinalabas niya na lang na nakunan siya upang protektahan ang anak at makalayo na sa dating nobyo niya. Nang malapit siyang makunan ay napagtanto niyang hindi naman talaga niya kailangan si Greg upang buhayin at palakihin ang anak nila. Nagawa siyang palakihin ng kanyang ina ng walang ama, kaya magagawa rin niya ito sa magiging anak niya. Siguro. Sobra rin siyang nasaktan sa binitiwang mga salita ni Greg sa kanya, lalo na nang sabihin itong hindi siya ang ama ng anak na pinagbubuntis niya. Hindi rin pinakinggan ni Greg ang gustong ipaliwanag ni Monica. Pinaniwalaan lang nito ang gusto nitong paniwalaan. Mahal pa rin naman niya si Greg. Sobrang mahal na kaya niyang patawarin muli ito at tanggapin ang lahat ng masasakit na salitang sinabi ng binata sa kanya. Pero iba na ang buhay ni Monica ngayon. May anghel na sa kanyang sinapupunan at mas mahal niya ito kaysa kay Greg. Muntik nang mawala sa kanya ang anak niya, kaya hindi niya hahayaan na maulit-ulit iyon. Poprotektahan niya ang batang nasa sinapupunan niya kahit ang kapalit nito ay ang paglayo niya kay Greg. Lumipas nga ang ilang buwan at malusob na ipinanganak ni Monica ang hindi niya inaasahang kambal pala niyang anak na lalaki at babae. Pinangalanan niya ang babaeng anak katulad ng pangalawang pangalan niya na Rain. At ang lalaki naman ay si Luis na isinunod niya sa first name ng ama nitong si Greg. Sa una ay naging mahirap para kay Monica ang alagaan ng kambal dahil first time mom siya, pero kalaunan ay nakasanayan na niya ito dahil sa tulong na rin ng kanyang ina na palagi namang nasa tabi niya. Napaka-cute naman talaga ng mga apo ko, oh! Tingnan mo nga si Luis, halatang halata na pinagmanahan ng ama. Tanging labi at kutis mo lang talaga ang minana ng anak mo, Monica. Napangiti si Monica dahil sa sinabi ng ina. Totoo naman kasi ang sinabi nito dahil tanging labi at maputing kutis niya lang ang minana ni Luis sa kanya. May pagkamoreno kasi si Greg pero bumagay naman ito sa kanya. Mukha nga siyang modelo tingnan kapag nakabihis ng maayos. Okay lang yun, ma. Sa akin naman minana ni Rain ang lahat. Pagmamalaki ni Monica nang tingnan niya ang babaeng sanggol na nakahiga sa kama, nakatabi ng kakambal nito. Kung nagmana kay Greg si Luis, nagmana naman kay Monica si Rain. Pero kahit ano paman ay mamahalin niya ng pantay at lubos ang mga anak niya. Palalakihin niya ito nang may takot sa Diyos at mabuting mga anak. Maiba ako. Wala ka bang balak na ipakilala ang mga anak mo sa ama nila? Pag-iiba ng usapan ng ina ni Monica. Dumaan ang kirot sa puso ng dalaga at mababakas din ang lungkot sa mga mata niya nang tanungin iyon ng ina. Hindi pa po ako handang masaktan ulit, Mama. At saka ayoko rin masaktan ng mga anak ko kapag nagkataon na hindi sila kilalani ni Greg.
Alam mo namang galit siya sa akin, hindi ba? Paliwanag ni Monica sa ina. Hindi na nga muli nilang pinag-usapan pa ang tungkol kay Greg at mas minabuti na lamang nilang ituon ang pansin sa mga mumunting anghel na mahimbing na natutulog sa harapan nila. Lumipas ang mga araw, buwan at naging taon. Maayos namang napalaki ni Monica ang kanyang mga anak. 5 taong gulang na ngayon si Luis at si Rain. At nag-aaral na rin ang mga ito sa kinder. Matatalino ang kambal at mukhang alam naman ni Monica kung kanino minana ng dalawa ang katalinuhan nila. E sino pa nga ba ang may malakas na genes kumpara kay Monica? Eddie ang ama nilang si Greg. Nagsiselos na nga si Monica dahil siya na nga itong nagbuntis at nagpakahirap mga anak, pero sa ama naman lahat nagmana ang mga anak niya. Akala niya ay nagmana si Rain sa kanya, pero physical features at ugali lang palang nakuha nito. At ang iba naman ay lahat ay kay Greg na. Si Luis ay kamukhang kamukha ni Greg habang lumalaki. Pati ugali ng ama ay hindi nakakalimutang manahin din ni Luis. Sa katunayan nga ay mukhang carbon copy at mini version pa ito ng binata. Pero katulad ni Monica noon ay naghahanap din ng kalinga ng ama ang kanyang mga anak. Habang lumalaki ang kambal, ay parami ng parami din ang mga katanungan ng mga ito tungkol sa kanilang ama. May mga pagkakataon pangang napapaaway na ang mga ito. Luis, Rain, bakit naman kayo nakikipag-away? Nakalimutan niyo na ba ang palaging pinapaalala ko sa inyo, ha? Galit na sermon ni Monica sa kanila nang makauwi na sila sa bahay. Ipinatawag kasi si Monica sa paaralan kanina dahil nga nakipag-away ang kambal sa isa nilang kaklase. Humingi naman agad siya ng tawad dahil sa inasal ng kanyang mga anak. Eh mama, siya naman po yung nauna eh. Inaaway niya po kami kasi galing lang daw po kami sa biyak na kawayan. Wala raw po kaming papa. Malungkot na pagpapaliwanag ni Luis sa ina habang nakatungo ito. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Monica at naawa siya sa kambal. Nasaan po ba si Papa, Mama? Bakit kami lang po yung walang papa sa school? Totoo po bang galing lang kami sa biyak na kawayan? Inosenteng tanong naman ni Rain. Hindi naman agad nakapagsalita si Monica at niyakap na lang ang dalawang anak. Sinong galing sa biyak na kawayan? Tanong ng ina ni Monica nang makapasok ito sa loob ng bahay. Agad namang yumakap ang kambal sa kanilang lola at nagsumbong tungkol sa nangyari. Ano? Sinabi ng mga kaklase niyo yon? Lagot talaga ang mga batang yun sa akin. Sige, ituro niyo kaagad sa akin ang batang yun ha, dahil titirisin ko talaga siya ng pinong-pino. Gigil na sambit ng ina ni Monica. Ma, tama na. Huwag ka nang makisali pa sa mga away ng mga bata. Away bata lang naman yun. Pagpapatigil nga niya sa ina. Eh kawawa naman kasi tong mga apo ko. Nakita mo ba yan? Tinawag na lang ni Monica ang dalawa at lumapit din naman ito agad sa kanya. Yung papa niyo kasi nasa malayo pa. Nagtatrabaho siya para sa atin at para may pambili tayo ng mga laruan niyo. Darating din ang araw, makakasama na natin siya. Nakangiting pagpapaliwanag ni Monica sa mga anak. Eh, kailan kaya ang araw na yon, anak? Makahulugan namang tanong ng kanyang ina. Hihintayin na lamang po namin si Papa, Mama. Kahit po matagal pa siyang uuwi. Matalinong saad ni Luis na sinang-ayunan din naman ni Rain. Pinaglaro na muna ni Monica ang anak niya sa labas at nag-usap muna sila ng kanyang ina. Lumalaki na ang mga bata, anak. Hindi mo pa rin ba ipapakilala ang ama nila? Tanong niya sa anak. Pinapangunahan pa rin ako ng takot, ma. Parang gusto ko na lang sarilinin ang mga anak ko kaysa masaktan sila ng papa nila. At saka, maraming taon na rin naman po ang nakalipas. Baka may sariling pamilya na rin si Greg. Ayokong masira yun. Nako anak, wag naman ganyan. Eh kailangan din naman ng mga apo ko ang ama nila. Hindi ka man lang ba naaawa sa kanila? Uhaw na sila sa pagmamahal ng isang ama. Kung
may pamilya man si Greg ngayon ay karapatan din naman niyang malaman na buhay pa ang mga anak niya. Hindi na nga muling nagsalita pa si Monica at pinagmasdan na lamang niya ang kambal na masayang naglalaro sa labas kasama ang iba pang mga bata. Kinabukasan ay inihatid na ni Monica ang mga anak sa eskwelahan bago siya dumiretso sa restaurant na pagtatrabahuhan niya bilang isang waitress. Ginawa agad ni Monica ang trabaho niya bago dumami ang mga customers. Kuha, dala ng orders. Yun lang ang palaging ginagawa niya. Kadalasan naman ay naglilinis at nagliligpit rin siya ng mga pinagkainan ng mga customer. Bigla namang nabitiwan ni Monica ang hawak niyang isang tray ng babasaging baso nang bigla siyang makaramdam ng kaba. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib dahil sa hindi malamang dahilan. Nako naman, Monica! Ayus-ayusin mo naman ang trabaho mo. Ibabawas ko yan sa sweldo mo lahat, ha? Agad na saad ng kanyang baklang boss nang mabasag ang mga basong nabitiwan niya. Agad naman siyang humingi ng tawad dito at sa lahat ng mga taong naistorbo niya bago niya iniligpit ang mga nabasag na baso. Ngunit hindi pa nga niya natatapos ang pagliligpit ay agad na may tumawag sa kanya. Isang number lang. Hindi sana ito sasagutin ni Monica dahil nasa trabaho pa siya. Ngunit may nag-uudyok sa kanyang kung ano para sagutin ito. Opo, bakit po? Sino po sila? May nangyari bang masama sa mga anak ko? Natatakot ang boses na tanong niya mula sa kabilang linya. Naaksidente po ang dalawa niyong anak, ma'am. At ngayon nga po ay dinadala na namin sila sa malapit na hospital upang magamot. Nanginginig ang kamay na napatakip sa bibig si Monica. Hindi niya rin nakayanan ang balita dahil napaupo ito sa panghihina ng tuhod. Para ring isang gripo ng tubig ang kanyang mga luha na nagunahan sa pagtulo sa mga mata niya. Bumabalik sa alaala niya ang nangyari noong muntik na siyang makunan. Hindi niya akalain na mararamdaman muli niya ang pinaghalong takot at kaba na siyang ipinangako niya sa sarili noon na hindi na niya mararamdaman pa. Mabilis na pinuntahan ni Monica ang hospital na pinagdalhan ng kanyang mga anak. Tinawagan niya na rin ang kanyang ina upang ipaalam ang nangyari at doon nga ay sabay pa silang dumating sa hospital. Mrs., masasabi ko pong nasa ligtas na nakalagayan ang lalaki ninyong anak. Pero ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na nasa critical pa rin po na kondisyon ang anak niyong babae. Napuruhan po ito sa aksidente at hindi po namin siya maooperahan agad dahil nangangailangan kami ng kaparehan niyang dugo. Pero masyadong rare ang dugo ng anak niyo. Kaya nahihirapan kaming makahanap ng pwedeng mag-donate ng dugo na kamatch niya. Balita nga sa kanya ng doktor. Nanlumo at nanghihina si Monica sa sinabi ng doktor. Inalalayan naman agad siya ng kanyang ina nang malapit na siyang matumba. Baka ho may kakilala kayong pwedeng maging blood donor ng mga anak ninyo. Kailangan po kasi namin ito para maoperahan na kaagad ang bata. Ma, si Greg. Nakuha ni Ray ng dugo ni Greg, ma. Umiiyak na sambit ni Monica sa ina. Umiiyak ding tumango-tango ang ina ni Monica habang yakap-yakap siya. E panahon na siguro para makilala ni Greg ang mga anak niya, anak. Pero hindi ko alam kung saan siya hahanapin, ma. Matagal na akong walang balita sa kanya. Paano naman kapag may pamilya na siya at hindi niya gustong tulungan ang mga anak namin? Paano kung hindi niya kilalanin ang mga anak ko? Masasaktan na naman ako at masasaktan ang mga anak ko. Paano? Huwag mong pangunahan ng Diyos, anak. Ang isipin mo muna ngayon ay yung kaligtasan ni Ray. Kapag dumating man ang ikinatatakot mong baka hindi sila kilalanin ang ama nila dahil sa nangyari noon, wala na tayong magagawa pa. Tanggapin na lamang natin ang lahat. At isa pa, kaya naman nating buhayin ang mga bata. Pero sa ngayon, kailangan mong magbakasakaling puntahan si Greg sa dating bahay ninyo. Baka naman nandun lang siya. Humingi ka kaagad ng tulong sa kanya. Huwag mo munang pairali ng galit at takot mo. Isipin mo muna ang kaligtasan ni Reyna ng anak ninyo ni Greg. Dahil nga sa payo ng kanyang ina, ay nabuhayan ang loob si Monica.
Kahit na takot at kinakabahan pa siyang magtagpo muli ang landas nila ni Greg, ay sa araw na yun ay susubukan ni Monica na puntahan ang noong bahay pa nila ng dati niyang kaasintahan. Nangingilid ang luhang pinagmasdan ni Monica ang wala pa ring pinagbago nilang bahay kahit na 6 na taon na ang nakalipas simula noong huling kita niya rito. Ma'am! Ma'am Monica! Ma'am Monica, ikaw nga! Lumingon si Monica sa tumatawag sa kanya at naiiyak siyang makita ang dating katulong nila sa bahay. Kamusta na po kayo, Manang? Ang tagal po nating hindi nagkita. Naiiyak na sambit ni Monica matapos niya itong yakapin. Eh nako, ayos lang po ako, Ma'am Monica. Eh kayo nga po ang dapat kong tanungin yan eh. Matapos po kayong dalhin ni Sir Greg sa ospital, nabalitaan na lang po namin na nakunan daw ho kayo at hiwalay na kayo ng tuluyan ni Sir. Kawawa nga po si Sir Greg kasi gabi-gabing umiinom at sinisisi ang sarili niya dahil sa nangyari sa'yo. Malungkot na ngayong boses ni Manang. Napakagat sa ibabang labi si Monica nang banggitin nito si Greg at ang naging buhay nito matapos ang nangyari. Nasan po si Greg? Nasa loob po ba siya? Wala po, Ma'am Monica eh. Paminsan-minsan lang po kasing umuuwi si Sir Greg dito. Eh, iginugugol niya po kasi ang sarili niya sa kumpanyang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Nanlumo agad si Monica at bumagsak din ang kanyang balikat dahil sa narinig niya mula sa katulong. Kailangan na ng kanyang anak ng dugo sa lalong madaling panahon. Hindi niya mapapatawad ang sarili pag may nangyari sa kanyang anak. Pero ma'am, baka po uuwi naman si Sir ngayon. Tuwing Lunes kasi siya bumibisita sa bahay ninyo. Namili na rin nga ako ng mga lulutuin ko dahil nagbabaka sakali rin akong uuwi si Sir Greg ngayon. Saad niya at ipinakita ang dalawang malalaking supot. Ngumiti naman si Monica dahil nabuhayan ulit siya ng loob na baka makakausap na niya ang dating kasintahan ngayon. Pwede ba akong pumasok sa loob, Manang? Oo naman, Ma'am Monica. Kung totoosin nga, eh bahay niyo naman po yan ni Sir Greg. Natatawang sagot nito. Tinulungan na ni Monica si Manang na maipasok ang pinamili nitong mga pagkain. Nakita niya ang loob ng bahay at wala pa rin itong pinagbago. Gaya pa rin nga ng dati. Nagulat pa nga ang mga dating mga katulong sa pagdating niya. At ang iba namang baguhang katulong ay nagtataka sa pagkatao ni Monica. Dumiretso siya sa kusina at nagpresenta siya na siya na muna ang magluluto ng mga pagkain para kay Greg. Naalala niya kasi na noon ay ginaganahan si Greg na kumain dahil kakaiba at masasarap daw ang mga luto niya. Naikwento rin kasi ng mga katulong habang tinutulungan niya si Manang na ilabas yung pinamili niya na palaging wala raw ganang kumain si Greg kapag umuuwi rito kaya naisipan niyang siya na lamang ang magluto. Naawa siya sa binata dahil sa mga ikinukwento sa kanya ng mga katulong sa bahay. Naging miserable raw ang buhay nito matapos ang nangyari. Araw-araw at gabi-gabi, wala raw itong tigil sa pag-iinom. Sinisisi ang sarili dahil sa nangyari sa kanya. Malapit na nga itong mapariwara kung hindi lang dahil sa mga magulang ng binata. Hindi niya ipinagkakait sa sarili na mahal pa rin niya si Greg sa kabila ng lahat. Katulad ng bahay nila ngayon ay wala ring ipinagbago ang pagmamahal niya para sa lalaki. Kaya habang nagkukwento ang mga ito sa miserableng buhay ni Greg, kumikirot naman ang puso niya sa sakit. Kaya niya namang kalimutan ang lahat. At kakayanin niyang patawarin din si Greg kung para lang sa mga anak nila. Kung tutuusin nga ay nakaraan na ito at 6 na taon na rin naman ang nakakalipas. Masakit, oo, pero hindi gawain ni Monica ang magtanim ng sama ng loob sa mahabang panahon. Kaya pa rin naman ang puso niyang magpatawad kay Greg. Ngayon na alam niya na lubos ang naging pagsisisi ng binata dahil sa nangyari sa kanya noon. Matagal na rin naisip ni Monica na deserve rin naman ang mga anak nila na magkaroon ng ama. Pinipilit niya ang sariling maging sapat siya sa buhay ng kambal pero kahit anong gawin niya, ramdam ni Monica na hindi sapat ang pagmamahal niya, na may kulang pa rin,
na may nangungulila pa rin sa kalinga ng isang ama kahit naman alam ni Monica na kaya niya itong ibigay sa kanila. Pero pinapangunahan siya ng takot na baka nga katulad ng dati ay hindi kilalani ni Greg ang mga ito. Good evening po, Sir Greg! Narinig ni Monica mula sa kusina ang bati ng mga katulong nang dumating si Greg. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para harapin at maging normal sa harap ng lalaking minamahal pa rin niya magpahanggang ngayon. Kumain po muna kayo, Sir Greg! Pag-aaya ni Manang sa binata, pero malamig lang na tiningnan ni Greg ang mga pagkain na nakahain bago tumalikod at umakyat sa taas. I'm tired, Manang. Kayo na lang po ang kumain. Malamig ang boses na sagot nito. Lumabas si Monica sa kusina na dala-dala ang isa pang ulam na paboritong paborito ni Greg kainin. At dahan-dahan itong inilapag sa lamesa. Ayaw mong kumain? Sure ka ba talaga? Sayang naman tong mga niluto ko kung ako lang ang kakain. Agad na saad ni Monica at sinubukan niyang maging normal at katulad ng dati ang pakikitungo niya kay Greg. Saglit na natigilan sa paglalakad, paalis ang binata nang marinig ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Nangingilid ang kanyang mga luhang nilingon ng gawi kung saan naroon si Monica. At doon na nga tuluyang kumawala sa mata niya ang mga luha nang makita ang babae na ngayon ay nakangiting naghihintay sa kanya. Hindi makapaniwala si Greg sa nakikita niya. Hindi niya alam kung bakit nasa harapan niya ngayon si Monica at nakangiti na parang walang nangyari noon. Monica? Bakit ngayon ka lang? Kamusta ang trabaho? Halika na, kumain ka na muna dahil may inihanda akong paborito mong pagkain. Sambit ni Monica habang nilalagyan ng pagkain ang pinggan ni Greg. Pinipigilan na rin niya ang sarili na hindi maiyak. Ngunit agad ding bumalik sa dating malamig na ekspresyon ang mukha ni Greg nang maalala na naman ang nangyari noon. Ang nagawa niya kay Monica. Bakit ka nandito? Walang kaimo-emosyon ang mukha nito na tanong sa dalaga. Nasasaktan siya dahil kapag nakikita niya si Monica ay bumabalik sa kanya ang kasalanan niya noon sa kanya. Labis ang galit niya sa sarili hanggang ngayon. At sa sarili pa rin niya, isinisisi ang lahat. Kumain ka na muna, Greg. Hindi pinansin ni Monica ang tanong na yun ni Greg at nagpatuloy lang sa ginagawa nitong paglalagay ng pagkain sa pinggan ng binata. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka nga nandito, Monica? Ilang taon tayong hindi nagkita, kaya bakit bigla ka nalang nagpakita sa akin at umaktong parang walang nangyari noon? Tumaas na ang boses ni Greg. Iniwanan ng mga katulong ang dalawa para makapag-usap. Nandito ka ba para tingnan mo kung naging miserable ba ang buhay ko pagkatapos kong patayin ang anak natin? Nandito ka ba para pagtawanan at kamuhian ako ng tuluyan? O nandito ka para gantihan ako? Basag na ngayon ang boses na tanong niya sa dalaga. Napalingon si Monica sa gawi ng binata nang marinig ang sinabi nitong anak natin. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Monica na bumuhos na ang mga luha na kanina pa nagbabadya. Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo, Greg. Paninimula niya matapos pahiran ang mga luhang naglandasan sa pisngi niya. Umalis ka na dahil wala akong tulong na maibibigay sa'yo. Malamig na tugon ni Greg pagkatapos ay humagbang ito paakyat ng hagdan. Kailangan ka ng mga anak natin, Greg. Pikit matang sigaw ni Monica sa binata. Agad namang napahinto sa pag-akyat si Greg at nakakunot ang noong binalingan ng tingin ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ngayon ni Monica. Buhay sila. Buhay ang mga anak natin, Greg. Palabas ko lang ang lahat na nakunan ako noon dahil nasaktan at natakot ako na baka maulit ang nangyari sa akin. Pero hindi ko naman intensyon na hindi pa kilala sa iyo ang mga anak mo. Hindi ko intensyon na itago sila sa iyo habang buhay. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo dahil palagi akong pinangungunahan ng takot na baka tulad ng dati hindi mo pa rin sila kilalanin bilang anak.
Naluluhang paliwanag ni Monica matapos makakuha ng lakas ng loob para sabihin iyon kay Greg. Mga anak? Kambalang anak natin. Si Luis at si Rain. Naaksidente sila kaninang umaga at nasa maayos na kalagayan na ngayon si Luis. Pero si Rain nasa critical pa rin yung kondisyon niya. Hindi siya pwedeng maoperahan dahil kailangan nila ng kaparehang dugo niya. At wala silang mahanap na pwedeng mag-donate ng dugo na kapareho ng sa kanya. Dahil masyadong rare ang blood type ng bata. Namana ni Rain ang dugo mo kaya nandito ako ngayon. Nagpakita ako sa iyo matapos ang 6 na taon para humingi ng tulong. Please, iligtas mo ang anak natin, Greg. Tuluyan na ngang napahagulgol si Monica at hindi niya na nakayanan ang panghihina dahil napaluhod na lang din bigla ito sa sahig. Gagawin ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, Greg. Tulungan mo lang ang anak natin, parang awa mo na. Hindi na nakapagsalitang muli si Greg na tila'y may kung anong bagay na bumara sa kanyang lalamunan. Nabigla siya sa naging pag-amin sa kanya ni Monica. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib matapos malaman ang kasinungalingan at buhay pa ngayon ang kanyang mga anak. Bumaba si Greg sa hagdan. Hinila patayo si Monica sa pagkakaluhod nito at marahang hinila palabas ng bahay. Get inside the car. Pupuntahan natin ang anak natin ngayon din. You don't need to beg me to save my child. Dahil kahit hindi ka magmakaawa, gagawin ko pa rin yun. Seryosong sambit ni Greg nang papasukin niya si Monica sa kotse niya. Parang tuod na sumunod naman si Monica at pumasok sa loob. Sa buong biyahe ay katahimikan ang namayani sa dalawa. Mabilis ang pagpapatakbo ni Greg na halos liparinan niya ang daan makapunta lang sa hospital na sinasabi ni Monica. Hindi nga nagtagal, nakarating na rin sila. Nadat na naman nila ang ina ni Monica na binabantayan ang ngayoy hindi pa nagigising na si Luis. Inilipat na kasi ito sa recovery room dahil maayos naman ang kalagayan niya at kailangan lang mabantayan ng maayos. Nagkagalos at pasalang naman ito sa katawan. Monica anak, buti naman nandit. Greg! Ngumiti si Greg at nagmano ito sa kanya bago nilapitan ng hospital bed. Hindi mapigilan ni Greg ang maluha ng malapitan na nga niya ang kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang hinaplos sa buhok nito sa takot na baka masaktan o masagi niya ang mga sugat ni Luis. Hindi maipagkakaila ni Greg na kamukha niya ang batang nasa harapan niya. Sinabi mo na ba sa kanya ang lahat? Pabulong na tanong ng ina ni Monica sa kanya nang malapitan siya nito. Pinahiran muna ng dalaga ang kanyang mga luha bago dahan-dahang tumango sa ina. Tama lang ang ginawa mo anak. Huwag kang mag-alala at may awa ang Diyos para sa atin. Magiging maayos na ang lahat ngayong maililigtas na natin ang anak mo. Aniya habang marahang hinahaplos ang likuran ng anak. Napasandal si Monica sa balikat ng ina habang pinagmamasdan si Greg at tahimik na umiiyak na nakatingin lang sa natutulog nilang anak. Sino po kayo? Nagulat ang lahat ng magising at magsalita na si Luis. Agad itong nilapitan ni Monica at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak habang umiiyak ito sa saya. May masakit ba sa'yo anak? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Anong gusto mo? Sunod-sunod na tanong niya rito. Pero sa ibang direksyon lang nakatuon ang pansin ni Luis. Nakatitig lang ito sa ama niyang lumayo ng kaunti sa kanya nang makitang nagising ito sa ginawa niyang paghaplos sa buhok ng anak. Sino po siya, mama? Nanghihina pa rin ang boses na tanong ni Luis at dahan-dahang itinuro si Greg. Ngumiti si Monica at halos pabulong na sumagot sa anak. Siya? Siya ang papa mo, anak. Papa? Yung katulad po nung sa classmate ko? Inosente nitong tanong ulit sa ina. Mabilis na tumangutango si Monica sa anak. Papa? Ikaw po ang papa ko? Naluluhang tanong ni Luis sa ama. Bahagyang itinulak ng ina ni Monica si Greg para mapalapit sa anak.
Ngumiti siya at nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng anak. Oo, ako ang papa mo, anak. Napangiti si Monica dahil sa sinabi ni Greg na walang bigla ang galit at inis niya sa binata. Sobrang takot niya noon na baka dumating ang araw na magkita si Greg at ang kambal at hindi niya ito kilalanin bilang ama dahil sa nangyari noon sa kanila. Pero kabaliktara naman pala ang mangyayari. Natataranta naman ang lahat nang biglang umiyak si Luis. Napatakip din sa bibig si Monica nang bumuhos ang kanyang mga luha nang marinig ang iyak at hikbi ni Greg na niyakap ang anak. Bakit ngayon ka lang, Papa? San ka po nanggaling? Iiwanan mo ba ulit kami ni Rain kapag gumaling na kami? Sunod-sunod na tanong ni Luis sa ama. Mabilis namang umiling-iling si Greg sa anak. Hindi. Hindi ko na kayo iiwan. Parati na akong nasa tabi ninyo at makakasama ko na kayo. Magkakasama-sama na tayo. Pangako niya sa anak. Hindi na nakayanan ni Monica na masaktan sa nakita niya. Labis din ang kanyang pagsisisi ng ipagkait niya sa mga anak niya ang pakiramdam na magkaroon ng ama. Pero hindi niyon naman masisisi ang naging desisyon niya na magsinungaling at ilayo ang mga anak nila ni Greg dahil labis siyang nasaktan noon at natakot. Nag-usap at nagkwentuhan muna ang mag-ama kaya nauna nang pumunta si Monica sa ICU upang matingnan ang isa pa niyang anak. Mula sa babasaging salamin mula sa labas ay nakita niya ang anak na halatang malaki ang epekto ng aksidente sa kanya. Maraming mga tubo ang nakakabit rito at marami rin itong sugat at galos kumpara sa tinamo ng kakambal nito. Sinabi ni Luis kanina na iniligtas siya ng kanyang kapatid mula sa aksidente nang bigla siyang tumawid sa daan, kaya ito ang mas napuruhan. Kinausap ko na ang doktor at bukas na bukas din gaganapin ang operasyon ng bata. Sinagot ko na rin ang lahat ng gastusin. Wika ni Greg nang makalapit siya kay Monica at pinagmasdan rin ang anak. Salamat. Malaking tulong na to para sa amin. Pagkatapos ng operasyon at kapag gumaling na ang kambal, titira na kayo sa akin. Napabaling ang tingin ni Monica sa kanya. Hindi ka ba galit sa akin? Nagsinungaling at itinago ko sa iyo ang mga anak mo. Naging miserable ang buhay mo dahil akala mo nakunan ako noon. Handa akong kalimutan ang lahat, Monica. Handa rin kitang patawarin. Gusto kong magsimula ulit kasama ang mga anak natin. At sana hindi mo na ito ipagkait ulit sa akin, Monica. Sambit ni Greg. Nasunod nga ang sinabi ni Greg dahil kinabukasan ng araw na iyon ay wala siyang pag-aalinlangan na nag-donate ng dugo para maoperahan agad ang anak. Wala nang pinroblema si Monica sa pera dahil simula nung dumating si Greg ay inako na nito ang lahat. Naging successful din naman ang operasyon at makalipas nga ang ilang buwan ay naging maayos na ang kalagayan ng kambal. Naunang ma-discharge si Luis at ilang buwan lang ang pagitan ay na-discharge na rin si Rain. Wow, Papa! Ang laki naman po pala ng bahay natin! Ang yaman niyo po pala! Masayang sambit ni Rain nang makapasok sila sa pinatayong bahay nila Greg at Monica noon. Kanina pa siya karga-karga ng ama at ayaw ngang magpabitaw at gusto pang palaging malapit ito sa ama. Simula kasi nang magising ito at makilala ni Rain si Greg, gusto na nitong parating nakikita at nahahawakan ito. Pumayag na rin si Monica na sa iisang bahay na lang sila tumira para mabantayan nila palagi ang kanilang mga anak na kalalabas lang ng hospital. Sigurado po ba kayong dito na kami titira, Papa? Ang laki at ang ganda ng bahay, mas malaki pa nga to sa bahay ni Lolo, oh. Sambit naman ni Luis na iginagala ang tingin sa kabuuan ng bahay. Oo naman mga anak ko, simula ngayon dito na kayo titira ng mama mo, kasama ako. Magiging isang buong pamilya na ulit tayo. Yay! Salamat Papa God dahil ibinigay niyo po ang naging kahilingan ko nung nakaraang birthday ko. Napatingin si Monica kay Ray nang sabihin iyon sa kanyang anak. Talaga? Hiniling mo to sa birthday mo, anak?
Opo, Mama. Sabi ko kay Papa God, ayoko po ng laruan at iba pang mga gamit. Ang gusto ko po, magkaroon ng Papa na katulad sa mga kaklase ko. Palagi ko kasi silang nakikita na hatid sundo ng Papa nila kapag sumasapit na po yung uwian. Hindi po katulad namin ni Luis na tanging si Lola at ikaw lang ang naghahatid sundo sa amin sa eskwelahan. Sagot naman ng kanyang anak. Kumirot ang puso ni Monica at Greg. Ngayon po, masaya na ako kasi meron na akong papa at malaki pa po yung bahay natin. Hindi na po tayo magsisiksikan sa isang higaan. Aniya, habang bumubungis-ngis pa nga ito, kaya naman napangiti na lang si Monica. Sumapit nga ang hapon at puro paglalaro lang ang ginagawa ni Greg sa mga anak niya. Hindi naman gaanong pinapagod ni Greg ang mga bata dahil kapag alam na niyang napapagod na ang mga ito, ay pinagpapahinga at pinapatulog niya na. Hindi na rin muna pumasok si Greg sa kumpanyang ipinamana ng kanyang mga magulang sa kanya noon at ipinakancel na lang muna niya ang lahat ng schedules, meetings o appointments niya sa susunod na isang buwan. Gusto niya munang makasama ang mga anak at bumawi sa ilang taong wala siya sa tabi ng mga ito. Saan ka matutulog? Takang tanong ni Greg nang makasalubong niya ang dating kasintahan na nakapagbihis pantulog na at papasok na sa kwarto ng kambal. Nahihiya namang binalingan ito ng tingin ni Monica. Sa kwarto na lang siguro ako ng kambal matutulog. Bakit? May sarili naman tayong kwarto, hindi ba? Itinuro ni Greg ang dati nilang kwarto ni Monica. Napaiwas naman siya ng tingin dahil doon. Nakalimutan siguro ni Greg na matagal na silang hiwalay ni Monica at hindi naman magandang tingnan kung sa iisang kwarto pa rin sila matutulog kahit hiwalay na. Hindi kasi magandang tingnan, Greg. Matagal na tayong hiwalay kaya sasamahan ko na lang matulog ang mga anak natin. Total, malaki rin naman yung kama nila. At hindi sila sanay na hindi ako katabi sa pagtulog. Kailangan pa bang ligawan kita ulit? Nakangiting tanong ni Greg sa kanya na ikinasamid naman niya ng sarili niyang laway. Ano? Tumigil ka nga. Matutulog na kami ng mga anak mo. Sige na. Namumula sa hiyang suway ni Monica sa binata bago pumasok sa loob ng kwarto ng kambal. Hindi naman nakaligtas sa mata ni Greg ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Monica. Bago ito makapasok ng tuluyan, hindi maiwasang mapangiti rin ni Greg sa naisip niyang liligawan niya ulit ang ina ng mga anak niya. Hindi naman kasi nawala ang pagmamahal niya kay Monica. Natakot lang din siya noon na baka masaktan niya lalo ang babaeng minamahal niya ng sobra. Dahil gusto ring makasama ni Greg ang mga anak sa pagtulog, ay sumunod din siyang pumasok sa kwarto ng kambal na ikinagulat naman ni Monica. Papa, dito ka rin matutulog? Masayang tanong ni Rain na nagpatayo pa sa pagkakahiga upang magpakarga sa ama. Kinarga naman ito ni Greg at inikot-ikot pa. Oo naman, namiss ko kasi ang prinsesa ko. Malambing na sagot ni Greg at inihiga na nga ang anak katabi sa natutulog niyang kapatid at kay Monica na iniiwasan ang mga mata ng binata. Sige na, matulog na tayo. Papatayin ko na yung ilaw. Pinatay na nga ni Greg ang ilaw at tanging ilaw lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa loob ng kwarto. Niyakap na ni Monica ang mga anak at nagsimula na ring pumikit. Ngunit napaigtad siya sa gulat nang maramdaman niyang tumabi sa kanya si Greg sa pagkakahiga at yumakap mula sa likuran niya. Akala niya ay sa kabilang gilid ng kama hihiga si Greg upang mapagitnaan nila ang kambal. Hindi niya akalaing tatabi ito sa kanya. Ramdam na ngayon ng dalaga ang mainit na hininga ni Greg sa kanyang leegan. Hindi na nagsalita pa si Monica at hinayaan na lamang niya na maging ganun ang posisyon nila hanggang sa pagtulog nila. Ngunit bago dalawin ang antok si Monica ay narinig pa niya ang huling mga salitang binanggit ni Greg. Thank you for coming into my life again and give me one reason to be happy once more. Patawarin mo sana ako sa nagawa kong kasalanan sa inyo noon. Pangako, babawi ako sa inyo ng mga anak ko. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Monica. Gaya nga ng ipinangako ni Greg, ay bumawi nga siya kay Monica at sa mga anak niyang sina Rain at Luis.
Lahat ng gusto ng mga ito ay binibigay ni Greg, mapalaruan man yan o mga gamit. Ipinapasyal niya rin ang mga ito. Hindi niya rin nakalimutan ang balak na panliligaw niya ulit kay Monica. Halos magagandang bulaklak nga at mga pagkain ang bumubungad kay Monica sa higaan pagkagising niya sa umaga. Si Greg na rin ang palaging nagluluto ng almusal, tanghalian at hapunan para pagsilbihan siya at ang dalawa nilang mga anak. Nasisiyahan naman sa panunood si Manang at ang ibang mga katulong sa kanila dahil bumabalik na sa dati ang saya ng kanilang amo simula noong malaman niyang buhay ang kambal at magkaayos sila ni Monica. Napuno na rin ang tawanan at kulitan ang buong bahay dahil sa dalawang anghel ngayon ng kanilang tahanan. Nagiging mabilis din ang paghilom ng mga sugat ng kambal at nagiging masigla na ulit sila, kagaya ng dati. Rain, Luis, hali kayo. Malilate na kayo sa bago niyong school. Bilisan niyo! Tawag ni Monica sa mga anak niya. Napag-usapan kasi nila ni Greg na ilipat na ang kambal sa pribadong paaralan. Malayo kasi sa bahay nila ngayon ang eskwelahan na pinapasukan nila noon. Pumayag naman si Monica dahil ang sabi ni Greg ay sagot niya ang lahat ng gastusin ng mga anak nila. Hindi na rin hinahayaan pa ni Greg na magtrabaho si Monica dahil kaya niya namang buhayin ang mag-iina niya kahit hindi siya pumapasok sa kumpanya niya dahil pagmamay-ari naman niya ito. Inihatid na nila Greg at Monica ang kambal. Nakita naman nila kung paanong magalang na bumabati ang kambal sa mga nakakasalubong nilang mga kaklase at guro gaya ng itinuturo sa kanila ni Monica. Hindi naman nila mapigilang mapangiti ng dahil doon. Nang masiguro nilang maayos naman ang kambal ay iniwanan na nila ito at susunduin na lang nila kapag uwian na. May bala ka bang gawin ngayon o puntahan man lang? Wala naman masyado. Maglalaba lang siguro ako ng mga damit ng kambal. Okay, pwede ba tayong mag-date? Napalingon naman agad si Monica kay Greg. Ano? Mag-date tayo, katulad ng ginagawa natin dati. Ano ka ba? Ang tanda na natin para dyan. Ibalik mo na lang ako sa bahay dahil marami pa akong gagawin. Maglalaba pa ako ng mga damit ng mga bata. Pagtutol ni Monica kahit ang totoo ay kinikilig siya sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na nililigawan ng crush niya. Bumabalik ang lahat ng kilig niya noon kay Greg. No, mag-date tayo. Dahil hindi mo pa ako sinasagot. Pagmamatigas naman ni Greg habang nakanguso kaya hinayaan na lang niyang binata na dalhin siya sa kung saan. Sa katunayan ay hindi naman talaga pumayag si Monica na ligawan siya ulit ni Greg. Ramdam naman nila na mahal pa nila ang isa't isa. Gusto ngang makipagbalikan si Monica para hindi na magpakahirap si Greg na ligawan siya. Pero napag-isip-isip niya rin naman na si Greg ang nakipaghiwalay sa kanya noon. At nasaktan din siya kaya tama lang na paghirapan muli ng binata na makuha ulit ang loob niya. Napangiti si Monica nang makarating sila sa lugar na pinagdalhan sa kanya ni Greg. Dito sila palaging nagdi-date ng binata nung kolehiyo pa lamang sila. Buki rin ito at masarap ang simoy ng hangin. Gumanda rin ang tanawin at marami nang nagtataas ang mga puno. Hindi ito katulad ng dati na halos ay kalbo ang lugar. Ngayon na lang ulit ako nakapunta rito. Nakapikit na sabi ni Monica habang dinadama ang sariwang hangin na dumadampi sa balat niya. Pagmulat ng kanyang mata ay napangiti siya nang makita niya ang bugkos ng isang bulaklak na hawak ni Greg. Paborito niya ang mga bulaklak na yon. Para sa akin na naman ba yan? Nakangiting tanong ni Monica sa binata. Nakangiti namang itong tumango sa kanya kaya kinuha niya ito. Ikaw ang dami mo nang ibinibigay na bulaklak sa akin. Magpapatayo na ba ako ng flower shop? Pabirong tanong ni Monica habang inaamoy-amoy ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Greg. Nagulat at mas lalo namang napangiti si Monica nang sa paglingon niya sa likuran ay may nakalatag ng hindi kalakihang sapin sa damo at may mga pagkain na rin doon. Halatang pinaghandaan ni Greg ang picnic date nilang iyon. Ang sarap sa pakiramdam rito.
Sayang nga at wala ang mga anak natin dito. Wika ni Monica nang makaupo siya sa inihandang sapin ni Greg. Sinadya ko talagang gawin ang date natin habang may pasok ang mga kambal. Ha? Bakit naman? Para masolo kita. Gusto ko kasing sa akin muna ang atensyon mo ngayon. Palagi na lang kasing sila Luis at Rain ang inaatupag mo sa bahay. Teka, parang sa tono ng pananalita mo, nagsiselos ka ba sa mga anak mo? Nagsiselos ka? Pang-aasar naman ni Monica na sinamahan pa niya ng pagsundot sa tagiliran ng binata upang asarin pa ito lalo. Tanging habulan at asaran lang ang dalawa gaya ng dati nilang ginagawa. Walang mapaglagyan ng saya ng dalawa dahil matapos ang anim na taon ay pinagtagpong muli ang kanilang landas. Hindi nila namalayan ang oras kaya napagpasyahan ng dalawa na umuwi na at sunduin ang kambal. Mama! Papa! Masayang sigaw ni na Luis at Rain nang makita nila ang kanilang mga magulang na naghihintay sa labas ng room upang sunduin sila. Masaya namang ipinaghiwalay ni Monica ang kanyang kamay upang salubungin ang yakap ang kambal. Ngunit nangasing bigla ang mukha niya nang tinakbuhan lang siya ng mga ito at pumunta sa gawi ng kanilang ama. Napairap sa kawalan si Monica nang makitang mas nauna pa nilang niyakap ang ama kesa sa kanya. Kinarga sa magkabilang pisig ni Greg ang kambal at nilapitan si Monica na ngayon ay lukot na lukot ang mukhang tinitingnan sila. Oh, halikan nyo nga si mama nyo, mukhang nagtatampo. Nakangising utos ni Greg sa mga anak na siya namang ginawa ng kambal. Hinalikan ni Luis at Rain ang ina sa magkabilang pisngi nito. Habang karga-karga pa rin ni Greg, unti-unti namang lumiwanag ang mukha ni Monica at kinuha si Luis kay Greg at siya na ang nagkarga nito palabas ng eskwelahang iyon. Mama, alam niyo po bang nakakuha kami ng 5 stars ni Rain? Balita ni Luis sa ina at ipinakita pa ang kamay nitong may 5 hugis ng star. Wow! Ang tatalino naman talaga ng mga anak ko. Talagang nagmana kayo sa akin. Nakangiting puri nito sa kambal. Bigla namang tumikim si Greg na parang tumututol siya sa huling sinabi ni Monica. Tss! Oo na, sa'yo na nagmana tong mga anak mo. Pagsuko ni Monica dahil sa totoo naman minana talaga ng kambal ang katalinuhan ng ama. Napapangiti na lang si Greg sa inasta ng dalaga. Monica! Napalingon agad si Monica sa pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang papalapit sa gawi nila si James, ang kaibigan at kababata niya na naging dahilan rin kung bakit nasira noon ang relasyon nila ni Greg. Pero hindi naman niya sinisisi ni Monica ang kaibigan dahil wala ito sa sarili noon dahil sa alak. James! Tawag ni Monica nang makalapit ito sa kanila. Nagkasalubong naman agad ang kilay ni Greg at naningkit din ang mga mata niya nang maalala na naman ang litrato at ang nangyari noon kila Monica. Natigilan si Monica nang akmang yayakapin siya nito pero agad siyang pinigilan ng isang maliit na kamay ni Luis na karga-karga pa ni Monica. Marahan namang natawa si James at ginulo pa ang buhok ng bata. Oh, anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong ni Monica. Hindi niya kasi maiwasang kabahan dahil nasa tabi lang niya si Greg at hindi pa rin niya napapaliwanag ang totoong nangyari sa litrato. Ewan ba niya kung bakit hindi na siya nag-abalang magpaliwanag kay Greg noon matapos sabihin nitong kalimutan na nila ang nangyari sa nakaraan. Sinundo ko lang yung anak ko. Nakangiting sagot ni James matapos guluhin ang buhok ni Luis na siya namang ikinainis ng bata. Ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Naks naman, naka 2 points ka kaagad. Natawa na lang si Monica sa sinabi ng kaibigan at sumeryoso rin ang mukha nito kalaunan. Nagkita kami ng mama mo noong isang araw. Pinuntahan ko kasi agad ang bahay ninyo matapos kong makauwi ng Pilipinas at nabalitaan ko nga sa kanyang nangyari sa inyo ni Greg. Alam kong matagal na at sobrang huli na pero humihingi ako ng tawad, Monica. At sa'yo na rin, Greg. Hindi ko sinasadyang mahalika ng kaibigan ko noon.
Sadyang lasing talaga ako noong panahong yun. At napagkamalan ko pa si Monica na si Angelica. May pagsisisi sa boses na paliwanag ni James. Nagulat naman si Greg sa sinabi nito. Buong akala niya noon ay talagang nangaliwa at nagloko sa kanya si Monica. Kaya niya ito napagsasalitaan ng masasakit na salita. Kumirot ang puso ni Greg nang tiningnan niya si Monica. Ano ka ba naman, James? Matagal na yun. Kalimutan na lang natin ang lahat. At saka, marami ka pang utang sa akin na kwento, ha? Sisiguraduhin mo talagang wala kang maiiwang detalye kapag nagkwento ka sa akin. Pabirong saad ni Monica upang ibahin ang usapan. Nakaraan na kasi yun at ayaw niya nang masaktan at sisihin na naman ni Greg ang sarili niya dahil sa hindi nila pagkakaunawaan noon. Oo naman, kita tayo sa susunod, ha? Ipapakilala ko rin sa iyo si Angelica at ang anak namin. Nakangiting wika ni James bago nagpaalam na dahil susunduin pa raw niya ang asawa niya. Sa hindi malamang dahilan ay biglang gumaan naman ang pakiramdam ni Monica. Mas lalong sumaya ang puso niya nang maging maayos na ang lahat. Pero naging tahimik at malalim ang iniisip ni Greg matapos ang pag-uusap nila ni Monica at James. Hanggang sa dumating sila sa bahay ay ganun pa rin si Greg. Wala pa rin imik ang binata at hindi nakakausap ng maayos. Si Monica na lang ang tumulong kila Manang na maghanda ng hapunan nila. Hinahayaan na muna niyang mapag-isa si Greg dahil kakausapin niya ito mamaya. Hindi kumain ng hapunan si Greg at nagkulong lang ito sa kwarto nito. Pinuntahan agad ito ni Monica at nakita nga niya itong may malalim na iniisip habang nakatanaw sa malayo mula sa bintana nito. Bumuntong hininga si Monica bago niyakap sa likuran ang binata. Nagulat naman si Greg kaya dali-dali niyang pinunasan ang mga luha niya at hinarap na niyakap si Monica. Alam kong sinisisi mo na naman ang sarili mo dahil sa nalaman mo kay James tungkol sa litrato. 6 na taon na yun, Greg. May mga anak na rin naman tayo. Huwag nating ikulong ang sarili natin sa nakaraan. Nasaktan naman na natin ang isa't isa noon pero ang mas mahalaga, napagsisihan na natin ito at kahit matagal, napatawa din naman natin ang isa't isa, hindi ba? Sambit naman ni Monica habang marahang hinahaplos ang likuran ng binata. Sorry, Monica. Sorry sa mga nasabi ko sa iyo noon. Sorry dahil nasaktan. Hindi na pinatapos ni Monica ang sasabihin ni Greg nang halikanan niya ito sa labi upang patahimikin ang binata. Matagal na niyang pinatawad noon ang binata. Sobrang tagal na, halos hindi na niya matandaan kung kailan. Hindi importante kay Monica kung nasaktan man siya ni Greg noon. Ang mahalaga ay natagpuan pa rin nila ang isa't isa at hindi nagbago ang pagmamahala nila kahit sobrang tagal nilang nagkahiwalay. Mas lalong lumalim ang halikan sa pagitan ng dalawa na tila ba uhaw na uhaw sila sa halik ng isa't isa. At nang gabi ngang iyon, ay pinagsaluhan ni Greg at Monica ang init ng kanilang pagmamahalan. Natampal nga ni Monica ang kanyang sarili kinaubagahan dahil hindi pa man niya sinasagot muli si Greg sa panliligaw nito sa kanya. Pero may nauna nang nangyaring ulit sa kanila. Mama, aalis na po kami. Paalam ng kambal sa kanya kaya nilapitan agad niya ito upang humalik sa matataba nilang mga pisngi. Hindi na ihahatid ni Monica ang mga anak dahil si Greg na ang nagpresenta na ihatid sila. Mag-iingat kayo, ha? At saka huwag masyadong magpapawis. Paalala ni Monica sa anak at iniayos pa nito ang mga uniforme nila. Ako, wala ba akong goodbye kiss man lang? Nakangusong tanong ni Greg na itinuturo pa ang pisngi nito. Humagikik naman ang kambal kaya mabilisan na lang niya itong hinalikan sa pisngi bago inihatid sa may pintuan. Wala na ba kayong nakalimutan? Pahabol na tanong ni Monica. Umiiling-iling naman ang kambal bago pinaandar ni Greg ang sasakyan. Kinindatan pa siya ni Greg bago sila umalis. Napapangiting nagpailing-iling na lamang si Monica.
Bumalik si Monica sa loob upang ipagpatuloy sana ang ginagawa niya nang makita niya ang tanghaliang baon ng kambal na nakalimutan niyang ipasok sa bag nila kanina. Naku naman! Ako naman pala yata ang may nakalimutan ilagay sa bag nila. Sana hindi pa sila nakakalayo. Reklamo ni Monica at napakamot na lang siya sa ulong tinawagan si Greg. Sumagot naman agad ito at sinabi nga ni Monica na naiwan ng kambal ang baon nila. Ibinaba naman agad ni Monica ang tawag nang sumagot si Greg na babalikan na lamang nila ito. Narinig ni Monica ang pagbukas-sara ng pinto kaya dali-dali niyang dinala ang baon ng kambal at pumunta sa sala. Ang bilis niyo naman makarating. O, ito na ang baon ng kambal. Napatigil sa pagsasalita si Monica nang hindi si Greg ang nakita niyang pumasok kundi ang mga magulang ng binata. Bakit nandito ka? Kunot noong tanong ng ina ni Greg. Halatang galit ito kay Monica dahil sa nangyari sa anak nito noon. Napalunok siya at nginitian na lamang ang mga ito. Matapos mong lokohin ang anak ko at gawing miserable ang buhay niya, babalik ka kay Greg? Napakapal naman talaga ng pagmumukha mo! Singhal sa kanya ng ina ni Greg. Hindi alam ni Monica ang gagawin. Hindi niya rin alam kung ano ang sasabihin sa mga ito. Han, kumalma ka. Sigurado namang may dahilan ng anak natin kung bakit nandito si Monica. Pagpapakalma ng ama ni Greg sa asawa nito. Ah, magandang umaga po. Umupo muna kayo at kukuha lang ako ng malamig na tubig. Sambit ni Monica at dali-daling kumuha ng tubig para sa ginang. Iha, pagpasensyahan mo na muna itong tita mo, ha? Kamusta naman kayo? Kamusta ka? Nakangiti ang labing tanong sa kanya ng ama ni Greg. Ngumiti naman pabalik si Monica. Okay lang po ako, tito. Maraming salamat po. Nasaan ba si Greg ngayon? Nabalitaan kasi namin na hindi siya pumapasok sa kumpanya at mukhang napapabayaan niya na ang mga ito. Binalita rin ng sekretarya niya na lahat ng schedules, pati meetings at appointments niya, isang buwan niyang ipinakansel. Kaya kami agad na napauwi ng tita mo dito sa Pilipinas. Kagatlabing nag-isip si Monica ng sasabihin niya. Matalim na tingin pa rin kasi ang ipinupukaw ng ina ni Greg sa kanya kaya kung nakakamatay lang ang tingin ay siguro ay matagal nang nakabulagta ngayon si Monica sa sahig. Mama, yung baon po namin! Pasigaw na tumakbo ang kambal nang makapasok sila ng bahay. Nagulat naman ang mga bisita ni Monica dahil sa dalawang batang nasa harapan nila ngayon. Ah, oo nga. Heto. Pasensya na kayo ha. Makakalimutin si Mama, hindi ko nailagay sa bag nyo. Nauutal na sagot ni Monica bago dali-daling inilagay sa mga bagang dalawang baon na nakalimutan nilang ilagay kanina. Oh, bumati muna kayo sa mga lolo at lola nyo. Mabilis namang nagmano ang mga ito sa mga magulang ni Greg na hanggang ngayon ay hindi pa rin makabawi sa gulat at pagkabigla. Hello po, lolo at lola. Han, tingnan mo. Kamukhang kamukha ni Greg ang batang to. Manghang sambit ng ama ni Greg. Tita, tito, sina Luis at Rain po. Ang kambal naming anak ni Greg. Kinakabahang pagpapakilala ni Monica sa mga anak niya. Sakto namang pumasok si Greg sa loob ng bahay at nakita nga niya ang kanyang mga magulang na nanduroon. Mom, Dad, what are you two doing here? Akala ko ba nasa state kayo? Takang tanong nito sa mga magulang. May anak kayo? Ni Monica? Gulat na tanong ng ina niya. Ngumiti naman si Greg at lumapit sa mag-iina niya. Opo, Mama. Naayos na po namin ni Monica ang nangyari sa amin noon. Hindi pa po kami tuluyang nagkakabalikan pero nililigawan ko po siya ulit. Pagmamalaki ni Greg. Pero niloko ka ni Monica, anak. Nangaliwa siya. At paano kayo nagkaroon ng ganyan na kalaking anak? Ilang taon na kayong nagkahiwalay? Si Greg na ang nagpaliwanag sa lahat sa mga magulang niya. Unti-unti namang naiintindihan nila
ang sinasabi ni Greg kaya naluluha nilang niyakap at hinagka ng kanilang mga apo. Nakipagbati na rin ang ina ni Greg kay Monica at humingi ito ng tawad sa kamalditahang ginawa niya kanina dahil talagang nagalit lang siya kay Monica nang maging miserable ang buhay ng anak niya noon. Okay lang po ako, tita. Naiintindihan ko naman po ang nararamdaman ninyo. Ina rin naman po ako. Sambit nga niya at niyakap pabalik ang ginang. Hindi na tuloy nakapasok ang kambal sa paaralan dahil nakipagbanding ang mga bata sa mga magulang ni Greg. Gusto ngang papasukin ni Greg ang mga anak pero pinipigilan siya ni Monica dahil nakita niya namang masaya ang mga itong makilala ang mga lolo at lola nila. Makalipas ang isang buwan ay bumalik na nga sa kumpanya si Greg dahil sa tambak na niyang mga trabaho roon. Pinupuntahan lang ito ni Monica upang dalhan ng makakain dahil sa sobrang busy ng schedule ni Greg. Hindi na nito naisipang kumain. Pero hindi naman nakakalimutan ng binata ang panliligaw niya kay Monica. Kahit abala ito sa trabaho ay naglalaan pa rin siya ng oras para sa mga anak at sa mga dates nila ni Monica. Hindi niya na rin nakakalimutang bigyan ng bulaklak si Monica araw-araw. Halos mapuno na nga ang buong bahay nila ng mga bulaklak dahil doon. Madalas din na inihahatid ni Monica ang kambal sa bahay ng mga magulang ni Greg upang makapagbanding ulit sila bago bumalik sa ibang bansa ang mga ito. Rain, anak, saan mo ba dadalhin si Mama? Siguro pakulo na naman to ng magaling mong ama, no? Sambit ni Monica habang nakapiring ang kanyang mga mata at hinihila siya ni Rain sa hindi malamang lugar. Nagising na lamang kasi siyang nakapiring na ang dalawa niyang mga mata. Kinakabahan nga siya dahil akala niya ay nakidnap siya nang wala sa oras. Pero agad din naman siyang kumalma nang marinig ang boses ng anak niyang babae kanina. Wait lang po, Mama. Malapit na po tayo. Huwag niyo pong tatanggalin yung piring, ha? Sambit ng anak. Kahit kating-kati na ang kamay niyang tanggalin ang piring dahil natitisod na siya sa paglalakad ay pinipigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Hindi nga nagtagal, bumitaw na ang kanyang anak sa pagkakahawak sa kanya. Kaya kinapaka pa ngayon ni Monica ang hangin upang hanapin ang anak. Rain? Rain, iniwan mo ba ako, anak? Ma, tanggalin mo na po yung piring niyo! Sigaw ng isang maliit na boses na alam naman niyang boses ito ng kanyang anak. Tinanggal nga ni Monica ang takip niya sa mata, inilibot ang tingin sa lugar na pinagdalhan sa kanya ni Rain. Naluluhang napatakip ng bibig si Monica sa gulat nang makita niyang pinalilibutan siya ng mga pamilya at malalapit na mga tao sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina na katabi lang ang pamilya ni Greg at ang kambal nila. Si Manang naman at ang ibang mga katulong nila sa bahay. Si James na karga-karga ang anak niya at nasa tabi naman ito ang asawang si Angelica. Nandito rin sila. Nandito rin ang mga malalapit niyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Pero isang importanteng tao ang hindi niya nakikita ngayon. Hindi niya makita si Greg kahit anong aninag niya sa paligid. Pamilyar sa kanyang lugar. Ito ang lugar na kamakailan lang nilang pinuntahan ni Greg para mag-picnic date. Pero kumpara dati ay mas lalong gumanda ito dahil sa mga nakalagay na maraming iba't ibang kulay na mga ilaw. Ngayon nga lang niya napansin ang mga balloons na nakakalat sa paligid. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib nang may musikang biglang tumugtog. Nagsimulang kumanta ang isang pamilyar na boses. Hinanap ni Monica ang may-ari ng boses na iyon at bumuhos na nga ang kanyang mga luha nang makita niya si Greg na formal na nakabihis sa kanya at kumakanta habang nilalapitan siya. Kinanta ni Greg ang palaging hinaharana niya kay Monica noon, ang Beautiful in White na kanta ng Westlife. Nakangiting pinagmasdan ni Monica ang binata hanggang sa matapos nito ang awitin. Monica, Rain, Reyes, my first love, my first girlfriend, my first heartbreak, my first ex-girlfriend, and now, the mother of my children. Hindi man ako naging perpektong boyfriend sa'yo noon.
Di man ako naging perpektong ama nila Rain at Luis at nagkahiwalay man tayo ng ilang taon. Ang pagmamahal ko sa'yo, kailanman hindi nagbago. You took my breath away when we first met, and you still do every day. Ipapangako kong pagsisilbihan kita at ang mga anak natin habang buhay. Lumuhod si Greg sa harapan ni Monica at ng lahat. Inilabas niya ang isang maliit na puting box at binuksan ito. Can you be my girlfriend again and spend the rest of my life with me as your husband? Kinakabahang tanong ni Greg sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Monica na matawa dahil hindi niya alam kung inaalok ba siya ni Greg na maging girlfriend o inaalok na ng kasal. Pero kahit ano paman ay iisa lang ang sagot ni Monica. Oo Greg, magiging girlfriend mo ulit ako at pakakasalan din kita. Masayang sambit ni Monica at hinalikan na nga sa labi ang binata. Kasabay ng pagsagot niya sa alok ni Greg ay ang pagputok ng mga fireworks sa kalangitan. Napuno ng hiyawan at papuri ang buong lugar. Masayang isinuot ni Greg ang singsing sa daliri ni Monica at niyakap ito ng mahigpit. Nakisama na rin sa yakapan ng kambal na masaya rin sa nangyari sa mga magulang nila. Yay! Magkakaroon na rin tayo ng bagong kapatid! Masayang sigaw ni Rain na sinang-ayuna naman ang kakambal niyang si Luis. Napapailing na lang si Monica at Greg dahil sa tinura ng kanilang mga anak. Hindi nga nagtagal ay ikinasal na nga ang dalawa. Ang grandeng kasalan ang inihanda ng pamilya ni Greg. Sinabi nga ni Monica sa kanila na ayos na ang simple lang, pero wala na siyang nagawa ng magpumilit ang mga ito sa gustong kasal na maganap. Church wedding ang unang ginawa nila. At makalipas lang ang ilang buwan ay beach wedding naman. Biniyayaan din ang dalawa pang anghel sina Monica at Greg at ngayon nga ay parehong lalaki naman ito. Hindi naging perpekto ang buhay nila sa makalipas ang ilang taong pamumuhay bilang mag-asawa. Hindi palaging masaya dahil meron naman talagang mga bagay na hindi rin napag-uunawaan ng dalawa bilang mag-asawa. Pero ngayon ay pinapakinggan na ni Greg ang bawat paliwanag ni Monica at hindi na rin nila pinaiiral ang galit nila. Sa maayos na paraan na ngayon, inaayos ng dalawa ang lahat na kung saan hindi na hahantong pa sa hiwalayan. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nag-aaba para ika'y masuliyo pa.